on and so forth. Medyo challenging yan. But sabi nga natin, hindi tayo magpapaawat. Magkaganon man, ito po ang naging mga epekto na ng mga bagay na yan, no? And let me go to the City Council, and thanks to Vice Mayor Hany Lacuna, you know, in the City Council, we passed about 167 resolutions and 30 ordinances, no, in the City Council. Accredited NGOs, people's organizations and cooperative. So, makikita ninyo, masinihikayat natin yung mga NGO, asosasyon, na mag-participate sa gobyerno. At napakabilis magpasa ng batas ngayon sa Konseho ng Maynila through the leadership of Vice Mayor Hany Lacuna, and thanks to members of the City Council headed by the Majority Floor Leader Attorney Joel Chua. Yung 30 ordinansa, makikita ninyo dyan, Julius, parang pareho yata yung 2000-2018 mo. Sa ibabaw. Mali yung data mo. Ayan, no? Makikita ninyo yan, no? Yung 30 ordinansa, no? Kasi yung sa kabila ho, yun yung panahon nila, no? Nung sa panahon natin, yung nasa kanan. Sa 30 ordinansa na yan, makikita nyo dyan, nakapalobo dyan halos yung lahat ng social amelioration program natin. Dahil habang wala tayong pera, and I'm operating with the old budget, we prepared necessary and enabling law that will provide an institutionalized sustenance or assistance to our citizen. Because I wanted it that way, simply because I, for one, will come and go, no? But the institution stay. So, will stay, no? Ang sa akin, gusto ko kahit pagdating ng araw, which is takda, may takdang araw yun, talagang kahit wala na tayo, pinakikinabangan pa rin ng taong bayan dahil yun ay naisa batas. Dito, may bisita tayo dito, mga staff ni Senator Angara, nandi dito. Kita ninyo, sumalangit na ang kaluluwa ni Senator Angara, but the Senior Citizens Act was authored by Senator Angara. O, nasa kabilang buhay na si Senator Angara. Pero hanggang ngayon, pakikinabangan ng mga senior citizen. Yung batas. Yun yung point when you tried to make it in a form of law, yung mga programa. Kaya pag mapapansin nyo, para bang walang dating yung ginagawa ng konseho. Hindi po, mahalaga po yung pagsasabatas. Mahalaga po talaga. Kasi para magbago-bago man, dahil may batas, kailangan ipatupad. Not until the law is further amended or repealed, no, otherwise. But for the meantime, yan po. Yan ang nangyari sa City Council. Thank you very much, Vice Mayor Hany Lacuna. Thank you very much, Manila City Council. Thank you very much, Majority Floor Leader Joel Chua of 3rd District. Thank you very much sa inyo sa mga pinakiusap kong batas na ating gustong implement sa kaayusan, sa trabaho, at social amelioration, at pabahay. Lahat po yan, yung makikita ninyo na mas productive po ang City Council ngayon. No? But now, let's go now to Bureau of Permits. Ano ba naging epekto nito pag-ikot-ikot natin? Yung sinabi ko sa inyo, nag-ikayat tayo ng mga negosyante. You know, as you can see in your screen, we have approved about 3,895 new businesses in 6 months. Wherein, comparatively speaking, in their time, in the past, in 2018, the same period, they only approved 3,011. So that's about 16%, double digit growth. Mahirap po magbuhat ng bangko, no? Mahirap po magbuhat ng bangko. But hindi pwedeng ikubli, at ipinagpapasalamat ko yan sa aking mga kapwa bahagi ng pamahalang lungsod, yung kanilang effort na pakikisa ng pagsasaayos ng pamahalang. You know, that is 16% growth
double-digit growth in a matter of few months. You know, that is something that I am grateful to my fellow colleague or workers of the city. So congratulations, no, sa ating mga kasamahan dyan sa business permit. Keep it up. Let's make it 32. Malay ninyo, mas malinis, mas maaliwalas, mas panatag ang lusod ng Maynila. Tingin ko mas maraming papasok na negosyo. The effects of those, the things that you see in your screen, no, is it will generate more jobs, generate more taxes, more sales, more taxes for the local government unit. So I don't have to increase, then I will continue to fulfill the yung pagpapababa ng amilyar. Pangako ko sa inyo yun, di ba? O ngayong Enero, mararamdaman nyo na yung pagbaba ng amilyar, no, sa lungsod ng Maynila. So, pag tininan po ninyo, sa loob ng isang taon, no, sa loob ng isang taon, we have about 8,281. Sa kanila naman, ay kasama mo na sa kanila, 7,144 new businesses. So, I hope you can grab a copy of it in your cell phone, no? Grab a picture of it so that you have something to keep as your reference. So that later on, next year, maybe we will fail, no? Baka bumagsak kami. You'll never know. At least you have a comparison. And this is your data. And just so you know, mga kababayan, just so you know, stating facts lang tayo. Hirap na hirap kami kumuha ng data. We are just starting to gather data. Kasi mukhang hindi uso yata yung the policy making based on data ng mga nakaraan. Hindi po. Tayo po, pipilitin natin magkalap ng maraming data, and from that data, we will assess, address, innovate, and come up with new programs maybe to develop it better, to make it better or make it more efficient, no? Ayan po, yan ay amin pong ini-expose ang aming mga sarili sa mga ganitong numero, so that it's for you to demand, no? You deserve and you have the right to demand from your government because you deserve better things from us, no? So ayan po, pagdating naman sa market administrator, no, ito po yung aming mga talipapa, yung aming mga palengke o sa lungsod ng Maynila, no? Ang makikita ninyo, noong 2018, ang collection nila is 26 million pesos. O, tayo po, ang collection natin, 67 million pesos. Tanong, nagkaroon ba kami ng bagong market? Hindi po. Dumami ba yung nagtitinda sa market? Hindi rin po. In fact, marami ho dyan na privatized pa noong panahon nila. Ayan po, sa inyong screen, no? As you can see, yung business permit sa market, about 12,000 pesos. Tayo naman 80,000 pesos. Ang na-process nila sa market, apat, tayo naman 24 in 6 months. So, you know, I hope as we progress with this report, I hope you get those data. Anyway, it's going to be in the internet. That's a problem that we have to answer later on. No? But hindi na po pwedeng maikukubli yan. Kasi po yan ay pumasok na sa kaban ng bayan. No? Kaya po bago namin yan nakuha, ay report na lang. Ito po yan, ano? Para lang sa kaalaman ninyo. Yung nakikita niyo po sa screen, ito po siya. Report ng mga department head. Ni-require ko po sila. At nataranta po sila. Halos hindi sila nakapagbakasyon. Kasi hindi nila akalain na hingihan po sila ng year-end report. Hindi nila sukat akalain. No. Sabi ko, I need your report. Progress report or failure report, it doesn't matter. What matter most is the information that the public may receive. Ayan po. Ayan. Kaya yung nakikita nyo sa screen, ay brief na lang po yan. No?
But if you need a copy of it, it is an official communication sent to us. No, as you can see, no, this is an endorsement. So it's an official public document that you, any John Doe and Mary, can have an access on it. No, especially with the direction of the president. No, yung ARTA law, anti-red tape law, yung information na ano. Freedom of information yan. Kunin niyo po dito. Anytime po yan, no? O ngayon naman, punta naman tayo doon sa pangarap natin na sabi nila, isa sa susi, oh no, sorry, isa sa sanhi ng kriminalidad ay dala ng napagkaitan ng pagkakataon na makapaghanap buhay. That's one, yeah, that I agree. Meron din naman na portion na batugan lang talaga yung iba at gusto magkamit ng mga bagay at makapangapi ng kapwa niya pobre. Meron din hong ganun. Meron naman talagang iba dala ng kanilang bisyo. But be that as it may, I always believe that if the local government unit will come up with a direction or vision to give job opportunity, yung kaninang nakita niyong businesses, yun yung sinasabi ko, yung kanilang businesses na nakita nyo, ang tumbas nun, trabaho. Trabaho equals to panatagang buhay. Pag panatagang buhay, less crime. And that's how you solve petty crimes or criminalities, no? In your respective city. Yun lang naman yung personal point of view ko. Doesn't have to be for everybody. But if I'm going to address criminalities, I would not only address it by going after a crime committed or those bad elements, no? I want them to be given a chance to earn a living decent without violating any rights of others, no? Kasi mayroong mga iba diyan, ako natanggalan ako ng trabaho kasi nag clearing operation. Opo, nakapaghanap buhay ka nga, may hinapi ka naman, paghanap buhay ka nga, illegal naman. It doesn't make sense. Still, the sauce for the gander is the sauce for the goose. Same banana, sort of say. But having said that, I just want you to know, you know, IPESO, yung Public Employment Office namin, biglang naging aktibo yan. Maraming salamat, Kep Pernan. As you can see, tingnan po ninyo. Yung pangarap ko po sa mga senior citizen, yung kinopya ko, sabi ko naman sa inyo, mangungopya lang ako eh. O yung kinopya ko sa Amerika, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan. O nagsakatawang tao na. Noong araw, nung kausapin niyo ako sa kalye-kalye, naalala niyo nag-ikot ako. O sabi ko sa mga lolo at lola, trabaho para kay lolo at kay lola. Yun lang yung muna natin pangarap. Akala niyo pati PWDs, nabigyan natin ng trabaho. As you can see in your screen, o nung panahon nila, dahil wala naman silang programa para sa senior citizen with regard to, you know, making them more productive and bring it back as part of a productive members of the society. Earning a living. Yung panahon nila, zero. Nung panahon natin, anin na po lang, 339 na senior citizen, may trabaho na. Ayan yung nakikita nyo sa fast food. O tapos, yung mga PWDs were given a chance to be part of the income-generating members of the community. There is about 50 of them in a short period of time. Nag-umpisa lang to after natin makumbinsi sila, Julius. Ano lang to? Oktubre, ano? Mga Oktubre, Nobyembre, no? O ito, ano natin, dahil nagsimula tayong manawagan July, August, they start coming in, di ba? McDonald's, Jollibee, and so on and so forth. Yung mga malalaking kumpanya. Ayan. O tapos, yung meron tayong sa ating mga job fair. Yung yung may-ari ng kumpanya naghahanap ng empleyado, o yung tao naghahanap ng empleyo, o yun, pinagtugman natin. We have about 1,455. New jobs created by Under Peso. So thank you very much kay Pernan, no? Director Pernan. And I hope these numbers will grow, or will grow, no?
in the coming months kasi sa dami pa natin pinirmahang MOA, no? And I hope ito naman ang pakiusap ko, mga kababayan, sige, tulungan niyo ako, makisuyo lang. O lahat ng mga kumpanya na nag-hire na senior, tangkilikin po ninyo. Yeah? Bakit? Eh, tatanda din tayo. Tayo na susunod. Tangkilikin natin yung tumutugon sa panawagan ng pamalang lungsod. Diba? Ano lang yan, parang kooperatiba. Balik tangkilik. O tinangkilik mo panawagan ng pamalang lungsod, kaming mga mamamayan, tatangkilikin din namin yung mga produktong ibinibenta o serbisyo na ibinibenta ninyo. Why? Would you not love to see, very mo, a 92-year-old, still can, I mean, can work, no? Julius, no? I think he was, she was featured in a television. Nakakatawa. She's making a living. Hindi na yung masakit mang tanggapin sa katotohanan, pero ito'y nangyayari pa rin. Maaring pailan nila, pero bawat buhay ay mahalaga. Bawat buhay ay may halaga. Ha? O ibigay mo, di ba, minsan, kung ituring na lang yung mga matatanda sa atin sa bahay, parang estatwa. Bakit? Hindi na kumikita. Bakit? Pabigat eh. Yeah, may ganun ugali ang iba. Ako, pakatatandaan ninyo, may kasabihan sa eskwelahan. tinuro sa eskwelahan to, naalala ko sa teacher. O ano, tinanim mo. O siyang anin. O yan ang ipinakita mo sa anak mo, pagtanda mo, yan din ang gagawin sa'yo ng anak mo. O, kaya, tingin ko, yung pagmamalasakit, pagmamahal sa ating mga matatanda, ay isang kultura, kaugalian, tradisyon, nating mga Pilipino, nakakaiba sa buong mundo. Kasi sa ibang bansa, ang matanda, ang damatan, pinupunta na lang sa ano yung mga home for the aged ba yan? Yung care facility. Tayo hindi. Inaakap natin. Kung yan, ginagawa sa loob ng bahay, ang pamalang lungsod, itinuturing natin isang bahay, may ama, pinangangalagaan din natin sila. Inaaruga din natin sila. And giving them enough opportunity to be more productive. Saka, at least marami sila namimit ngayon. Ba dyan, dalaga na. Dalaga na ulit. Malayo, may mamit pa kayo mga special friends. No? You will never know. But what matter most is you are again exposed to the society. Mingled. Alam mo yung mas marami kang kausap, mas tumatakbo ang utak mo. Kaya nga pinabuksan ko yung library. Hindi lang pambata eh. Yeah, sinabi ko kay Director Mylene, sabi ko, Direktora, yayain mo lahat ng mga senior citizen. Sabihin mo, tumambay sila dito sa library. Fire condition ko to. Magbasa sila dyan. Oh. Ang daming babasahin. Oh, dito na sila magsudoku. Minsan, nasa curriculum nakikita. Dito sila mag-meeting. Kasi it's a public library, you know. Pag magamit din nila yung... You know, there are things that we can do for our senior. The logic behind giving ample time, extra effort for our senior is simply because kung nasaan man tayo ngayon, most likely, o dahil sa pagpupursige nila nung araw. Yan, pakatatanda ninyo. Kaya darating din ang araw, makukuba din tayo. Darating ang araw, maubos din ang mga buhok natin. Darating ang araw, manghihina rin tayo. Always remember that. Kung ano ipinakikita ninyo sa mga matatanda ngayon, yan din ang gagawin sa inyo ng mga bata bukas. Kaya ako'y hinihikayat ko kayo, kayong mga negosyante. Hindi kawalan sa inyo. I know. Ako'y negosyante din eh. I know. Hindi kawalan sa inyo to give opportunity for our seniors. And thank you. Thank you very much for heeding the call. This is not for me. This is for our community.
Because you businessmen are part of our community now. The mere fact that you are engaging our constituency into business, selling your products, you are now part of the community and we want you to help. We have an idea, we don't have a capacity. You have a capacity and our idea comes together, then that's the result in your screen. Di ba? Kaya tayo magtutuloy-tuloy yan. Ha? Tutuloy-tuloy natin. Hindi tayo titigil. Oo, maniwala ka siya, hindi. It's either sumabay kayo o mapag-iwanan kayo. So muli, ha? Panawagan ko. Mga kababayang nanonood, ha? Let's show our support for our seniors. And PWDs. Ha? Lahat ng mga restaurants na tumanggap ng PWDs at senior citizen, tangkilikin natin. Yung hindi tumatanggap at pareho lang ang tinitindang burger o steak o tinapay, doon tayo sa marunong lumingon sa nakatatanda sa atin. Okay? Para lang a simple support naman natin doon sa mga kumpanyang marunong lumingon sa mga nakatatanda sa atin. So, sa mga lolo't lola ko, ha? Easy-easy lang, ha? Galaw-galaw. Huwag masyado. May dala ba kayong calcium block lagi? Ha? Ano yan? Ano pa ba isang, ano? Sa maintenance? Metmorphine ba yun? Ano ba yun? Yung, ha? Yung parang calcium block, pag high blood. Ayo, kung ano man yun. Basta dala kayo lagi ng mga... Marami ako sa health center, ha? Ng pang-maintenance. Marami ako sa health center, ha? Nagpabili ako na nagpabili kay Dr. Poxpangan. Ng mga... Ano natin? Maintenance para sa senior. Then, let's go now to MTPB. No? Sa Manila Traffic Parking Bureau.